Nakipagpulong ang Department of Information and Communications Technology sa tatlong telco company ng bansa para pag-usapan ng SIM registration. Ayon sa DICT, tinalakay nilang pagresolba sa ilang issue ng mga subscribers sa pagpaparehistro ng SIM. Napag-usapan din daw ang pagpapalawig sa deadline para sa pagpaparehistro ng SIM. Inabisuhan nila ang publiko na hintayin ang opisyal na anunsyo ng ahensya tungkol dito. Bukas na ang itinakdang deadline para sa SIM registration. Sa huling tala ng DICT, wala pa sa kalahati ang bilang ng mga nakapagparehistro na ng SIM. Para madagdagan yan, humingi ng permiso ang Globe sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na gamitin ang Emergency Alert Text Message para ipaalala sa mga subscriber na magparehistro na. Napakalaking permiso po kung hindi po kayo makakapag-register at mawawalan po kayo ng access sa mga iba't iba pong digital applications po. Kapag bigong makapagrehistro ng SIM ang isang subscriber at na-deactivate ang gamit na SIM, hindi na ito makakatanggap ng text at tawag. Posible ring mawala ang mobile wallets, online shopping at delivery applications na nakaangkla sa hindi rehistradong numero. Nilinaw naman ng National Telecommunications Commission o NTC na bibigyan ng 5 araw matapos ang deadline ng mga subscriber na hindi pa nakakapagparehistro na i-reactivate ang kanilang SIM. Sinisiguro naman ng Department of Justice na hindi nila hahayaang may manamantala sa SIM registration. Our eyes will be on the telcos not to take undue advantage of this. Kasi maraming ano yan, consequences, may mga disappearing load na naman yan, mayroong pera na naman sa GCash. Maraming consequences to. Kaya dapat fair dyan ang mga telco. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.